banner kasi mother nakbuling mo. Roger! Masakaling kita. It's your mother nakbuling mo. And welcome back sa aking YouTube channel! So for today's video, wala muna tayong vlogs with Bayut. Wala muna tayong tapatan sa ating mga i-interviewin. Meron tayong Pamper Day with Mama at Papa. So ngayon is magpapagupit kami. Kaming papagupit ka ng profit. Apat kayo magpapagupit sa Carloville. So sakto, 4-seater naman itong nakbabike natin. So ang ating mga, ano ngayon, mga ibu-beautify. Ay, ayan. Tari, o, mga nag-open ang gate. Mga openera ng gate. So ngayon, ako magdadrive at si Baba yung aking passenger seat. So, ayan, tara na. Dahil, ang ano na mga book namin, mga nakbaba, na kaya kailangan na namin magpa... magpagupit. So, maayo kami. Simple lang to pero let's go. Sakay na po. Kakancel ko yung booking nyo. Tagal nyo. Kasi ba magpapa ay papagupitan natin. Ito lang naman to. Wala kasi tayong vlog for today. So sabi ko ito na lang. Kasi ganap din naman siya. And para din makita nyo kung paano kami ginugupitan. So ano to, grooming. Ayan na. Tagal nyo, ma'am. Sir. Sobrang it's an honor na maisakay ko si Nadine tsaka si James Reed. Yes. Si Nadine Ge. Halika, let's go, mami. Si James Reed. Reed. Okay, andito na tayo sa pagupitan dito sa Carloville. Actually, ano to? Parang malapit lang sila, madam. Sa apartment namin dati. Sa pinapagawang bahay ni Aye. Sa daming Bente House. Basta dito sa Carloville. So dito tayo kay Kuya Noe Bakit. Noe Agaton Salon. It's barbershop. Andun na sila, mama, nakaupo. Ready. So, after mag-upitan ni Papa, magiging kabukan niya na si James Reed ulit. Tapos si Mama naman, si Nadine. Tapos may YouTube pala si Kuya, Noe. Noe Agaton TV. So, subscribe na yung mga nakula. Actually, dito kami nagpapagupit talaga. So, hinihinala ko lang boss ko sa YouTube. Nakakahiya pa. Yung haircut nila, 90 pesos. Magigigantong, gantong haircut kaya ba? So, waiting lang natin. Waiting lang natin. Balik ako kayo, mama. So, ayan. Una nang sumalang si James Reed at wating si Nadine. Papa, tignan ko. Ayan o. Grabe o. Kuya, pag-upway mo yan ah. Ayan. Nag-uwak ang James Reed yan ah. Tapatan siya ni Dadin. Oh. Tignan ko. Ito muna yung before para makita din. Yung sa mga ano. Ganyan. Smile ka ma. Sa mga wedding. Actually, meron sila ditong parang brochure. Tapos may ayan, sample haircuts for men and women. Ma. Si Yana. Apo. Okay na.
Yun na. Okay na. Bakit? Ang next in line, si Babe naman. Nagupit mo, boss? Nagupit mo? Sige lang baka lang, doon alam niyo. Hindi ko alam yung tawag. Okay naman dito. Ayos na. Mama, ongoing pa. Ano, before? Isa mga wedding. Ang huwi yan, lapi. Ganun yun yung before, di ba? Naka 0.5 yan, baliw. Naka 0.5. Before. Tapos after nung gupit, mamaya ulit. Grabe naman! Pa-ano si mama, may pa-egg sandwich! Si mama, mas na aga, hindi po siya. Good morning pala mga anak babana. Pwede mo yung itinda ma? Oo, pwede naman talaga ako matinda ng ganito. Mga ganyan no, mga umaga. Pwede. Kasi dinadaan no. Kahit hindi sa umaga, kahit sa ano, basta may naka-ready kang pang ano nito, pwede kahit anong oras. 'Di ba? Pero may lutuan siyang ano 'di ba, iba, yung meron, mahabang meron ganyan, para pwedeng burger. Meron. Pwede rin. Oh. Si mama meron din pa scrambled egg. 'Di ba? Good morning talaga. Sarap. Yun mga anak ba? Rating sa gawa ni mama. Pa, may cheese. Hindi mo uuriin. Diba? So, ayun mga anak, kasi babae nag-work pa. Kami nag-work. Butch, what are you cooking, mga? Nilaga. Nilaga. Aray. Gusto ko yung maraming patatas, ma. Ito ma. Dami yan. So yung langaw na lumilipad, ay talaga yung nagpapasarap niyan. Diba? Tapos habang nag-iwas si mama, meron siyang coach. Tinitignan kung tama. Oh. So eto, yung nilalaga ni mama. Divine. Sarap. Thank you, Lord. Kapag nilaga, di nyo mauuri. Matanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. So ayan, hi mga nakbabanak, good evening sa inyo. And hindi na namin napakita yung before and after namin. So ayun, kahapon pa yun actually. And hindi na ako nakapag-upload kahapon kasi sumama na yung pakiramdam ko. And up until now, masama pa rin yung pakiramdam ko. So, nilagnat ang Disney Princess. So, tinatalaban pa rin pala tayo ng lagnat. So, abangan na niyo kung sino yung next na i-interview na yun natin, mga nakbabanak. Pero ngayon is, i-share ko muna sa inyo yung naging story naman nung nakaraang araw. Kasi dumating na yung architect natin. So, ayun, inilahad niya na yung magiging plano dito sa bahay.
ipinakita niya na yung mga yung design. So, nagustuhan namin mga napabanak. Meron lang revision ng konti dun sa design regarding sa kulay ng blacks, backsplash dun sa may kitchen area. Pero, all in all, okay na mga napabanak. And, abangan nyo mga napabanak yung pinaka-design ng ating bahay. So, to give you a tip, it will be a modern Scandinavian with a little touch of industrial. So, mukhang shala-shala yung terminology, pero ayun, late ko na lang din na-realize na ganun pala yung gusto kong maging design. So, actually, wala akong sinabi na ganun yung team, pero since si ate nagpa-send sa akin ng mga peg, ng mga gusto namin, nag-consult ako kay mama at papa kung ano bang kulay yung bet nila. And pare-pareho naman kami ng kulay. So, naglalaro sa white, sa gray, sa dark gray, sa wood, kulay ng wood. So, ayun, pasok nga siya sa Scandinavian, modern Scandinavian. And dalagyan ng touch ng ano, industrial. So, yun yung magiging effect ng bahay. And pag okay na, ipipresent ko yun sa inyo mga nakabana para kahit paano ay magkaroon din kayo ng idea kung paano mangyayari. Pero ang pinaka thankful na lang ako, at least kahit paano ay hindi yan tayo mangangapa. Kasi sa mga nakalipas na work dito sa nakbabahay, medyo yun nga, pachi-pachi, like iba-iba tayo ng ginagawa. So at least kahit paano mayroon na tayong professional guidelines. Kahit paano hindi na tayo mag, kung baga ang term nga dun is chapsui. Diba? Hindi na chapsui kasi nga iba-iba ng eksena, iba-iba ng team, ganyan. Pero, pinakauunahin talaga mga kababana kasi yung third floor. So, para kahit paano habang summer pa is masecured agad yung mga leakage ng bahay, yung tulo-tulo, para masecured natin. So, good thing yun na hindi pa tayo nagpa-ceiling sa second floor kasi, diba, balak na sana yon at saka magpa-ilaw. So, tama nga naman na from third, second, first, ganun yung mangyari para kahit paano ay hindi tayo mahihirapan in the long run. So, ano yun, this is an advice also, a piece of advice para sa mga soon magpapagawa ng bahay. Napatunayan ko po na ano talaga, kailangan natin ng professional advice ng mga professional. Professional advice ng mga professional, pero ayun, itong clip na to, ipapakita ko, ayan yung presentation sa amin ni architect. Pero imumute ko muna, it will be a montage para kahit paano ay hindi kayo ma-spoil, diba? So, presentation yun sa harap ko, sa harap ni mama ni papa. So, tatlo kaming nakaharap doon. Si Bobby din. So, ayun, na-present naman sa amin ni Arky ng maayos. And we're very happy and excited. Pero sa ngayon, antayin ko muna yung pinakamagiging quotation para kahit paano ay ma-share ko din sa inyo. And ayun, pare-pareho tayo magkaroon ng idea kung paanong yung sistema pag nagpapagawa ng roof deck, ganyan. Kasi ganun yung gagawin sa taas eh. Bali, di na tayo maglalagay doon ng kwarto, ng CR, kasi pinasok na din natin yung context na yung tubig is hindi ganun kalakas. So, technically, hindi aabot sa taas. So, instead na mag-seng pa tayo ng para sa roofing, ng electricity, diba, inano na lang. Ang maganda, ang pinaka-best way is tanggalin na lang yung kwarto tsaka yung CR sa taas. And magiging ano pa yun, kasi yung gagastos din sa taas, mga wall, mga roof, ipalagay na lang sa second floor. And kung may CR din naman, ang regal din naman sa CR kasi dalawa yung CR sa baba. Tapos may common room, may common comfort room din dito sa pinaka first floor. So feeling ko hindi naman siya ganun magiging hassle din talaga. Pero ayun, abangan na lang natin. And abangan nyo mga nakababanak yung pagpapagawa ng bahay. Babalitaan ko na lang kayo dyan. And regarding naman sa tindahan ni Mama, ayan, naghanap na lang kami ng murang supplier. Kumukontak na rin ako ng para sa supplier ng ice cream, para kahit paano ay makahiram tayo ng refrigerator, ng fridge, kasi ayun daw yung maganda. Na habang nag-i-start ay
humira muna para kahit paano hindi lang yung product na rin mailagay natin, mailagay magkaroon din tayo ng iba pang products sa pwedeng ibenta ni Mama. Pero yan, abangan nyo na lang din yan. Pasensya na sa boses ko kasi medyo wala talaga tayong energy ngayon. Salamat kay Mama, kay Papa sa pag-aalaga kay Babe. So ito pa na si Babe ngayon. Ayan, siya ay on duty. So naka-duty kami pareho. Ako na mag-upload ng video, siya ay mag-work. So ayun, and thank you so much din pala sa mga Bayut for accepting my interview invitation. Well, ano daw? Tsaka abangan nyo pa mga napabana kasi baka ang inex kong tapatan is si Andrew, tapos si GM, si Joven. Kasi nag-request si Aya na siya yung pinakahuli. Hindi ko alam. Para siguro sabi niya kasi yung gaw niya daw ay pinapagawa niyo pa kay Matumang. Pero tignan natin. And nga pala mga napabana, gusto ko lang i-share sa inyo na yung RME salon ni Mama Jai sa Spanya branch. Ayun, bisitahin nyo na yan. Sobrang na-amaze ako sa bagong transformation look ni Bebang. Nagpaka siya ng hair and bagay kay Beba. I so love it. Talagang kinomment ko. Ang ganda mo sa ano na to. Sa look niya na to. So ayun, aside doon is ongoing pa rin yung planning namin ni Babe sa aming magiging business. So abangan nyo rin yan. Magli-release kami one of these days. Para kahit papano ay nakakaipon din tayo dito sa nakbabahay pampagawa. And ayun, yun lang naman mga nakbabanak. Ayan mga nakbabanak, lumalalim na ang gabi. And I'd like to say thank you so much sa pakikinig. Kahit more on chika lang yung pinaka latter part. Kasi gusto ko lang talaga magkaroon din tayo ng upload para kahit paano ay hindi na tetenga yung YouTube channel natin. Kasi magto 2 days na akong walang upload. And sayang naman, di ba? Plus, abangan nyo rin yung mga iba pang chikahan with mga Bayut. So, comment down below kung sinong gusto nyo ma-interview natin sa Sapatan with Ate Mulimsi. Pero, ayan, I am thinking na for my special, Valentine special, mga jowa ng BNT ang interviewin natin. And can't wait mga nakpabanak. So, syempre na yun natin si Babe. Tapos, pag magkaroon tayo ng chance, ayan, si Kevin, si Jacob, ayan. Para kahit papano ay magkaroon din kayo ng idea. Kasi ang dami nang katanong sa inyo kung sino ba si Jacob, ganyan. Kasi bago lang eh. So, aalamin natin yung sa Tapatan with Ate Mulimsi. Interviewin din natin sila. And heads up ko naman yung iba pang mga bayo, di ba? So, ayun lang. Mga nababanak, makita kita tayo tomorrow. And siguro si Andrew ang may interview natin tomorrow. Pero kung hindi, ayan. Siguro din kung magkaroon tayo ng tapatan. Baka si Barbie or si Madam Ivan. I don't know. Tignan natin mga nakabanak. Basta comment down below kung sinong bet nyo. Pero, ayun. Maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. And sana ay kahit papano ay natuwa pa rin kayo. Kahit medyo ano lang to. Simple vlog lang to. Update lang. And ayun, don't forget to like and share this video kung natuwa kayo. And syempre, mag-subscribe na kayo sa akin channel ni Maluwet at sa iba pang channel ng BNT members. And syempre, sa aming group channel ng BNT Productions. Do not also forget to subscribe kay Mother Queen, kay Papa June, kay Ate Sheena, at sa lahat ng channels na sa description box below. Support us, support Filipino vloggers. Again, it's Mother Nakpalim. Malalagi nagpapaalala yung palagarap natin ng relihiyon at pababanay kasi Mother Nakpalim, well, signing off. Bye-bye!